like a Hellcat. Like a Hellcat. Hi guys, welcome back to my channel. Okay, sa mga hindi pa nakakakilala sa akin, I'm Mom si Joy Alawi, ang Mom si Joy ng bayan. Di ba bago yun na? But anyway, sa mga hindi pa nakakaalam, bukod sa I'm a full-time mom, I'm also a full-time fur mom. Di ba? Fur mom. So, sa topic natin ngayon, i-discuss ko naman is yung kakaibang topic, no? Mga anti-stress natin in life. Oh, well, before that, no? Gusto ko munang may nagpapa-shout out. So, hello to Maka Idol TV 0987. Hi! Diba? Sige, message. And of course, syempre, hindi ko pwedeng makalimutan ang aking very supportive team. Hello, Team Alawi! Relax lang kayo dyan, okay? And thank you for the all supports and maaasahan nyo rin ang support ko sa inyo. Okay, so let's start again sa topic natin. So itong topic ko ngayon is, sabi ko nga, is kakaiba, no? Pero very relaxing to, maganda to. So I know na maraming mga momshi din dyan, o hindi lang momshis, kundi mga... lahat, everybody, I know everybody loves pets, no? But this time is ibibida ko naman sa inyo yung aking mga alaga. Okay? So today's videos, yung mga tips on how to take care, mga simple and basic tips lang muna tayo. And ano yung benefits na nakukuha natin sa pag-aalaga ng mga fur babies natin. So sit back and relax and enjoy watching. Okay, let's start. Tara! Back, and as I have promised, I want you to meet our baby, itong pinaka-youngest baby, meet Snow. Hi Snow, look at baby, look, hi. Oh, she's right here, eh. So si Snow is just turned 1 year old last month, November 7. So siya ang pinaka-baby, pero napakalaki niya. Look, oh, nasa camp ka na. Hello. Actually, munti ka na rin itong magkaroon ng audition sana eh. Sa, may nag-text sa akin before. Hindi lang natuloy. Siguro dahil biglang nag-pandemic eh. Anyway, so si Snow is pinaka-youngest, ang kaisa-isang nabuhay sa out of 30 kittens na isinilang ng kanyang mommy. Oh, diba? So sad. And also, yung mommy niya is namatay na rin. So sad. Double sad. Okay. Well, actually, I have yung nasa loob, three cats, no? Si Ming Ming and si Snow, si Chloe, yung nasa baba eh, tutulog. And yung isa, yung daddy ni Snow, medyo lalaki kasi, alam mo yon, yung labas ng labas. So si Harry at yung mami nga niya, si Trixie, eh namatay na. Pero marami akong ampon. Ewan ko ba, marami pumupunta sa garden, sa labas ng gate. Kasi siyempre, pinapakain ko kasi. Alam mo yun, ganun sila, diba? Once na alam nila na, siguro na-feel din nila, no? Nararamdaman nila na very loving and caring ang inyong momshi. So, puntahan talaga ako ng mga pusa. Malapit na nga akong magkaroon ng cat cafe. Binabalak ko na. At magpapasponsor ako. So gusto magpasponsor ng mga libreng foods. Magsponsor kayo. Ang dami kong mga stray cats dito. Anyway, so let's return sa ating topic. Ano yung mga basic essential needs ng ating mga cats? No, syempre, unang-una is food. Diba?
Actually, there are two types of food. May mga wet and dry foods. Huwag niyo naman sila laging bigyan ng mga dry foods. Dry foods like this one. Nilalagay ko sa container yung mga food nila. Ito, brand nito is Special Cut. Pero once in a while, minsan iniiba ko. Meron akong Whiskas, di ba? Yung mga... marami pa eh. May mga... Sa Good Food, meron akong sinubscribe, no? Yung mga Purina and everything. Iniiba ko siya, no? And minsan bumibili ako. Ito, mas medyo cheaper. Siyempre, may a kilo nito is mga 120, mga ganon. And then, bumibili rin ako ng mga wet food. Yun, treats nila yun. Alam nila yan pag sinabi kong, I have treats! Pag gumanyan na ako, takbuhan na yan. Alam nila. Actually, favorite nila yun. Kaya lang, minsan ko lang siya bibigyan kasi syempre mahal, di ba? For the moment. And then, isa pang pwede nyong ipakain sa kanila is yung nag-boil ako ng squash and chicken or fish sometimes. Bu-boil nyo, imamash nyo yun na walang asin, wala lahat. Basta squash at saka yung fresh na meat lang. Tapos imimix, imamash nyo lang. Naku, gustong-gusto rin nila yon. Kasi matamis ang squash, di ba? Very healthy. Wag din naman, ang observe ko, wag din naman na puro wet din kasi baka rin naman sila magbasa rin yung kanilang pupo. Mahirap na rin, di ba? So, isa yan. Of course, the basic is the food. And then, of course, dapat second is yung water. Kailangan meron silang lagayan sa water. Well, actually sila, ayaw nila sa lagayan. Ewan ko ba kung bakit. Alam mo kung saan sila? Sa tabo. Pupunta sila sa CR. So, hindi, talagang, kahit yung mga anak ko, automatic na yan. Meron talagang nagdidip kami sa tabo, nasa floor, yung tubig. Siguro kasi malamig, no? Tsaka, hindi nadudumihan halos, siyempre. So, lagi yan, lalo na sa gabi, yan ang bilin ko. Huwag kayong makakalimot na magkaroon ng tubig sa tabo, sa baba. Kasi ayaw nila, ewan ko, may mga lagayan naman, ayaw nila dun sa... O gusto na sa balde. Mga ganun, ayaw na doon sa lagayan. Pero anyway, importante is, meron silang laging tubig. Huwag na huwag nyo silang aalisan ng tubig. Kasi mga cats are prone to sa mga UTI. Mga kidney infection. Lalo na pag syempre pinapakain nyo sila ng more on ganito, syempre maalat. So baka yun, tendency UTI or yung kidney failure. So kawawa. Diba? So make sure na malinis na tubig. And then, what else? Yung isang essential sa kanila. Actually, ito, hindi ako nawawala nito. Ito yung glucose monohydrate, diba? Ito is very, medyo may kamahalan siya, I guess. Pero matagal naman siyang maubos. Para siyang dextrose powder. So, pag matamlay talaga ang pusa, pag na-observe ko yung matamlay, sila ayaw kumain, hinahaluan ko talaga yung tubig nila. And, good thing, ang galing. Talagang, alam mo yun, mga 2 days, lumalakas na ulit sila. Actually, meron din ako neighbor na naagapan din kasi parang matamlay na, naglalaway na. So, kubinigyan ko muna kasi gabi yun, so hindi nila madala agad sa vet. Pero, very important, syempre, idalhin agad sa vet kapag meron kayo nang observe na hindi maganda sa alaga nyo. Pero, for the meantime, katulad yan, gabi na kailangan hindi natin madala agad, sarado yung mga vet, ito muna, kailangan meron kayo nitong active pets or mga dextrose powder para sa pets. Ito muna pang alalay nyo kung ayaw kumain or nagpupupo sila, this one will help. So, mahal pero matagal na maubos. Diba? And then, hindi ako nawawalan. Of course, meron din wipes para sa mga nose. No? O kaya, pag walang wipes, kasi yung ilong nila minsan, di ba? Siguro pag nagpupupo, na nag-scratch up, ginaganon nila yung nose nila. Minsan madumi. Di ba, pinkish yung nose nila. So, tendency, minsan madumi, nagba-brown. Kung hindi tissue, syempre, wet wipes, para hindi naman sakit sa ilong. Or basain nyo yung tissue, yun ang panilinis ko. And then, of course, ito yung isang gusto nila. Yung sinusuklayan sila. Nabili ko to sa isang pet shop. No? Maliit lang siya, guys. Pero parang steel wool siya. Pero huwag niyo didiinan, ha?
Kasi ang mga cats ko is more on mga Persian sila. So, mababalahibo sila. So, ito, katulad niya, no, nakakakuha ka ng mga hair balls nila. So, lagi yan, supply, gusto nila yan. So, kahit pa paano nakakatulong tayo. Kasi actually, di ba, wala silang ginawa, kundi mas mahaba ang paglilinis nila sa katawan nila, tsaka tulog. Yan, ganyan ang mga ginagawa nila, kain, tulog, linis ng ano, dila ng buhok nila, and then everything, yun lang. So, kung nakikita nyo, minsan nagsusuka sila, di ba, huwag kayo mag-panic kasi nilalabas lang nila yung kanilang hair balls. And it's safe and benefits din nila sa health nila yon. So, kung wala, layo na, kung meron kayong cat grass, mas maganda rin yon kasi doon nila nilalabas para masuka sila. So, any toxin na nasa loob ng katawan nila, nilalabas sila through yung pagsusuka ngayon sa hairball or kung meron kayong cat grass. Mura lang ata yung cat grass or pwede kayo mismo magtanim. So, this one, itong isa to sa magandang pag-care sa kanila para na rin maging shiny yung hair at least lalong kumapal. Pwede rin naman kung ang mga alaga nyo yung mga puspin, it's okay. Gusto nila to lang na sa noo, no? Dito, sa noo, pababa, sa chan, and everything. So, gusto nila yan. And one thing, hindi nyo mapapaliguan, di ba? Actually, bihira nga yung iba. Bihira paliguan ng mga pusa kasi alam nga natin, mga takot ang mga pusa sa tubig. Well, actually, si Harry, yung pinaka-old cat ko, yung daddy, siguro 6 years old na, or 7 na ata ngayon. Dati talagang monthly pinapa-groom ko pa yan sa Pet World. Oh, hello, Pet World, mom. Ano, hello sa inyo, guys. So, si Harry, very, ano yon, kaya lang, na-stop ngayon. Kasi, una nga, labas lang naman labas. So, ang ginawa ko dito, sila, si nanay ko sila, nasa CR lang kami. Kasi, actually, talagang mahirap paliguan ng mga pusa kung hindi talaga nasanay. Talagang kalmut-kalmutin ka, no? Kung gusto mo, magsuot ka ng jacket, mag-gloves ka and everything. Pero ang ginawa ko, very effective, sa CR, sa isa na yung pinto. Kahit mag-ikutan kayo doon, it's okay. Ikot lang kayo na ikot doon, sige, buhusan yung tubig, or sabunan nyo. Ikot lang ng ikot, okay, hanggang sa matapos. Safe. Hindi sila mangangalmot. Okay, yung iba naman sasampa doon sa balde and everything. And one thing, lalo na ngayon, kasi ang mga pusa ko pala is mga Persian na mababalahibo, no? So, tendency niyan talaga is makapal yung buhok. Yung kapasusuklay mo yan, shampoo and everything. And one thing, kung hindi niyo naman mapaliguan, kasi katulad ngayon, malamig ang panahon, meron din isang nabibili mga mamshies, mga fur mom. Yung ito, may nabili akong Precious Coat Dry Shampoo and Deodorizer. So, kung hindi nyo sila mapaliguan, pwede nito, powder lang siya, ibubudbud lang siya sa katawan, sa lahat. Tapos, medyo dampi-dampian nyo. Yan, nakaka-dry shampoo siya. So, nakakaputi rin siya kasi lalo ko sa alisis mo, puti siya. Nakakaputi, nakakalinis, and at the same time, mabango. So, ito na muna ang alternative sa kanila. So, kung isa napanghi sila, then, ito lang muna. Kung ayaw nyo talaga paliguan. Safe naman to. And then, ito, may nagbigay sa akin Shaggy and Chick eye wash. Pero, di ko naman to ginagamit kasi okay lang. Pwede naman yung wet wipes lang yun. Konting linis lang sa eyes nila. So, baka ma-irritate eh. So, huwag na rin. Bigay lang naman to kasi parang free piece sa pagiging, ano ko, parang constant na customer. Yun. So, yun lang naman ang mga basic, mga fur mom. And at the same time, kailangan ang alaga natin is maganda rin yung tulugan kahit papano. Actually, sila, sa kama na rin namin, natutulog sa kwarto na rin ng mga bata. At mahilig sila sa mga cabinet and everything. Yun. So, basta linisin lang din once in a while yung mga balahibo. Or kung meron kayong vacuum, nung vacuum na rin kayo. Para nasangga doon. Eh, syempre, kung medyo allergy yung iba sa inyo, alisin nyo na yung mga balahibo. And at the same time sila, as much as possible, ay na kung may mga alaga kayo, makakapal ang mga buhok, minsan nakikita niyo kung hinihingal sila, ibig sabihin naiinitan sila, mga fur mom. So, kailangan tutukan nyo sila ng electric fan
or isama rin sila sa lugar na may aircon once in a while na pag summer. Diba? So, kawawa sila. So, yun lang ang mga basic tips ko muna, mga mamshies. So, yung mga essentials. And, pwede kayo mag-comment down below kung ano pang isasuggest nyo. Welcome naman in everything. So, ang next topic natin ngayon is yung benefits. So, ang benefit naman of having a cat is napakarami. Unang-una, in my case and in my experience is nakakaalis siya ng stress. Actually, sila talaga ang aking stress reliever. Alam niyo ba yung pag hinahug sila, yung hug na talagang, yung parang ka nang gigigil, alam niyo yung pakiramdam, pag yung pagod niyo, parang nakaka-release talaga ng tension. Yung ibang gigil. So, good thing, kahit pipiin ko sila, sanay na sila, lalo na si Snow, sanay yan na masyadong hug, hinahug ko. So, minsan brutal ako eh. So, so sanay siya. And then, one thing also is, ang gustong-gusto ko ginagawa kasi kinukutuan ko sila. Ako ang nagkukuto sa kanila. O, diba? Ang weird and ang gross, sabi ng mga anak ko. Pero, gustong-gusto ko yung tinitiris mo yung mga kuto nila. O, diba? Ang tunog-tunog. Anti-stress ko yan. So, isa yan. And then, one thing is stress reliever ko, no? And then, makes you happy. Alam mo yun? Para kami batang maliit pag naglalaro sila and everything. So, nakakaiwas to sa yung mga heart disease, no? Malaking bagay to. So, kayong mga momshies out there, kung talagang burnout na kayo, stress, mag-alaga kayo ng aso or hayop or cats and everything. It's true. It's 100% true na nakakaalis siya ng pagod at nakaka-release siya ng tension. Well, actually, may isa akong nabasa, di ba? Yung sa doctor, nag-ano siya, lagi daw nagpa-palpitate yung heart niya, lagi daw mainit ang ulo niya. Alam mo, ang na-require ng doctor na medicine is mag-alaga ka ng animals. And it's true. But you can talk to them, nakakaintindi sila, and nakakatuwa. And at the same time, maniwala kayo sa hindi, is nakakaalis siya ng allergies. Well, actually, it is proven and tested. Marami nagsasabi, kapag may hika ang bata, huwag kayo mag-alaga ng pusa. It's no. Kasi yung youngest son ko, pinagbawal siya ng doctor actually. To the point na ipamimigay ko na yung mga pusa ko, pero ang sakit-sakit. Ayoko. So, ang ginawa ko, yun, nag-vacuum lang ako and everything, para walang ano, huwag ko lang silang maialis. Pwede pa. At the same time, hanggang sa it's true, mai-immune ang mga bata. Pag na-immune na rin ang mga bata, sabi ko sa inyo eh, at the age of 6 or 7, wala nang sakit yung anak ko, hindi na sakitin. So, hindi totoo yung kapag may pusa ka, is sakitin yung mga bata, kung may hika. No. Mas maganda mga i-prone sila. Kasi I have so many videos na kalaro ng anak ko mga cats and I love that. Gusto ko silang lumaki na may love sa animals. Because isa yun sa psychological na pwede mong ipuna sa tao, right? Na kapag ang isang tao is malambing at mabait sa animals, eh ganun din sila sa tao. What more, hindi ba? And another benefit is nakakaalis siya ng lungkot. And it's true. Sabi ko sa inyo, kung gusto nyo nang kausap, wala kayong makausap, kausapin nyo yung mga pusa at nakakaintindi sila. And napakalambing pa nila. Okay, so ito muna ang mga simple tips ko na maibibigay and benefits. So, and at the same time, I want you to invite to like my page. Meron din akong page. Ilalagay ko yung link sa baba. It's Fur Cat Lovers Only. So, ado doon yung mga more on post ko ng mga videos, funny videos, yung mga alaga ko din, yung mga tips, and marami na rin member, actually 100 plus na rin ng mga members. Thank you guys. And post lang kayo ng post doon and everything. Nagpo-post ako doon yung mga benefits and everything na makakatulong sa mga fur mom na katulad natin. So, again guys, thank you again and I hope you like my video.
At sana nakatulong ako sa mga simple tips and advice, no, sa mga may mga alagang pusa dyan. And sa susunod pa, marami pang mga videos to come and helpful tips. Okay, see ya. Thank you so much. Bye.